lumabot pa mga din. Tragis. Bagus. Alright, so what is up mga doy? Bagong video na naman tayo ngayon tungkol kay Fazio. I-share ko sa inyo yung ano, mga na-encounter kong issues sa kanya. Pari tatlo lang naman, minor and may major, syempre. And yun, unang-una, share ko na agad ito sa upuan. Minor lang naman to. So, pag mag-isa ang mga doy, itong upuan, kaya na nakaupo ako dito. Itong upuan, nagbabounce to. Makikita nyo. Ayan. Pag mag-isa lang ako, ingay niya, maririnig mo talaga. Mas malala pa to nung wala akong seat cover, mas malala pa yung tunog ng upuan niya. Talagang napaka-ingay. Basta yung mga doy. So, ito lang. Unang-una to. Minor lang naman yan. Bili na lang kayo ng gantong seat cover, yung garterize. Para, ayun o, hindi masyado maingay. Pangalawa mga doy is yung sa front shocks. So may mga basyo dyan, alam naman na nila to. Pag mag-isa lang talaga ako, ramdam ko yung tagtag niya eh. Sobrang tagtag niya pag ano, dire-diretso ko, tapos may lubak. Hindi namang gaano lubak ha, parang mga ganyan. Yung mga maliliit na, ano. Kasi pag sobrang ano na lubak, sobrang lalim, yun nga, tumutunog na yung front shocks, para siyang tumutukod. Siguro kailangan na natin pa fork tuning to, o repack. So ayun, i-address natin yan pag may time na ako. Iipon din ako, siyempre joyride tayo. Ipapa fork shock tuning natin to, maghahanap tayo. Magaling dyan. So, itingin na lang ako sa mga group. So, kung may mare-recommend kayo, comment ko lang dyan mga doy. And sa shocks na ito mga doy, wala namang issue no sa likod. Kahit sobrang bigat ng angkas ko. Sakay pala ako dito mga doy ng 7'2". Yung height niya 7'2". Isipin yun. Napakaliit ito ni Fazio. Pero yung naisakay ko 7'2". Para akong batang tinuturuan magmaneho. Ayan, nakaupo dito yung pasahero. Pero yung tuhod niya, hindi dito na. Pwede ko na nga, ano yun eh, sandalan eh. Para ako may armrest. Pero yun lang mga doy. So, tatlo nga pala yung issue natin. Yun nga, una yung sa upuan. Minor lang naman. And front shocks. And then yung battery dahil sa Y-Connect. Flashback. Ito mahirap pag gano'n kayo, langkit. Ito. Wala talaga mga doon. Beds. Tinaya. Wala itong dalawang buwan itong motor na ito. Pause ah. Talaga, putang ina. May matulak tayo ngayon. Kaya tayong choice. Ngayon mga doy. Andun na ako kanina sa ano, Just Residence. Ito sa may Makati. Ginintay ako ng customer. Masasakay sa akin. Mag-start. Tapos nagulat ako, yun dito yung panel gauge. Nawala. Pag diba at nawala yung panel gauge, eh, naka-on siya. Dinobol check ko pa nga ako, naka-on. Tapos kaya naman, nung in-off ko, tapos in-on ko ulit. Tapos nang isa-start ko na, ba't ayaw na kumagat? Ayaw na siya kumagat? Ayaw na yung mag-start. Ano, ba't? Kasi chinek ko yung ano na, yung voltage ng battery. Yung battery niya, isa sa 11.
Paps? Hello, Paps? Ano, Paps? Oh. Nadiretso ka ba, Paps? Pwede patulak lang ito kanto. May motolight na dun eh. Diba? Oo, oh, motolo. Papacharge ko lang. Okay, Babs, thank you. Buti may tumulong sa ating mga doy. Thank you, Babs. Wala nga ito ulit. Baat ka mag-start naman. Wala, wala talaga. Ayup na to. Ayup. Boss, pwede pa arga. Okay, so yung mga doy no, nalobat nga. Bali, one bar na lang yung natitira nung charge sa ano, motolight. So, inihintay ko na lang ma-charge 15 minutes daw, 15 to 30. Depende dun sa bar ng battery. Okay, ang gawin nyo, baliktarin nyo na lang yung Y-Connect nyo. Pakita ako ulit. Tulad ng ginawa ng Yamaha. Ayan. Naliktad nila. Para hindi na daw mag-contact. Goods na yan, pag nakaganyan. Binalik ko to kay Yamaha, no, para ipacheck bakit na low bat, kasi mamaya hindi na nag-charge yung battery or may wire na kung ano masira dyan, may nangat-ngat or what. Basta yun, pagkabalik ko kay Yamaha, yun lang ang sabi sa Y-Connect. So, yun nga mga doy, kung meron na kayo nitong faso or kukuha pala. So, unang-unang gawin nyo, baliktarin nyo na yung Y-Connect. Baliktarin nyo na agad para syempre, pag nasa asada kayo, hindi na manyari sa inyo yung nangyari sa akin. So, diba? Mas okay na yung sure kaysa mahirapan, no? Pag nasa asada na. May nakausap ako dati na Afasio. Yung Y-Connect naman niya is since day one, nakakonect na sa kanya. Hindi naman daw nalulobat. Lagi niya rin gamit. Ayan, so far okay naman na lahat. Ayan, wala nang issues. Ay, na nga lang pala yung sa front shocks natin, no? Kailangan ko iparipak or pa-tune up. Kasi sobrang tagtag talaga nito mga day. Kahit konting lubak lang mararamdaman mo dito. Mga ganyan talaga siya. So, yung mga day, tatlong issues lang meron tong fashion natin. Na-encounter ko pa lang ha. Yun pa lang, sa first 2 months niya, yun pa lang yung na-encounter ko. Yung una-una yung sa upuan niya, yung maingay. Pangalawa, yung front shocks. And yung pangatlo is yung nalobat yung battery dahil sa Y-Connect. So, yun lang mga doy. Maghanap na muna ako ng pasero ulit. So, kinakits sa susunod. Peace out.